Lantara na, Pepe Herrera, ikinanta ang sweetness ng Chupaw. Parang mag-asawa na. Kinilig ang mga fans sa revelasyon ni Pepe Herrera na parang mag-asawa sa set, sina Paulo Avellino at Kim Chu. Hindi pa nga nagsisimula ipalabas ang bagong series ng Kim Pao Love Team na What's Wrong with Secretary Kim ay nagpaulana ng kilig si Kim at Paulo sa naganap na Grand Media Conference ng kanilang series nitong Sabado, March 9 sa Quantum Skyview sa Gateway 2 Mall sa Araneta City, Cubao, sa Quezon City. Nagkaroon kasi ng impromptu sample performance ang ilan sa cast members ng serye at isa nga sa kumanta si Pepe na kilala ring theater actor. Bago siya kumanta, pinaliwanag niya kung bakit ito ang song na napili niyang kantahin. Nasabi nga niya ay feeling niya ay ito ang kanta ni Paulo para kay Kim sa real life. Gusto ni Paulo ang parokya ni Edgar. Feeling ko isa to sa mga kanta ni BMC para kay Secretary Kim in real life. Sa totoo lang, kinikilig talaga kami sa kanila, kay Paulo at saka kay Kim. Kasi kung lolokohin nila kami at sasabihin nilang matagal na silang magkasintahan, maniniwala kami. Actually, para silang mag-asawa sa set. Revelasyon ni Pepe. Isa to sa mga kanta ni BMC para kay Secretary Kim. In theme. In theme. In real life. Ay! Wala nga. Ito, hindi naman to secret. Kinikilig talaga kami sa kanila. Kay Paolo at kay Kim. Oo. Kasi kung lolokoy nila kami, sabihin nila matagal na silang magkasintahan, maniniwala kami. Actually, para silang mag-asawa sa set. Yung pagiging comfortable nila sa... Parang lang, ah. Habang nagsasalita nga si Pepe ay hinahawakan ni Paulo ang kamay nito at nang sabihin naman niya ang parang mag-asawa ay nag-hand signal si Kim para pahintuin na siyang magsalita. Habang kumakanta si Pepe ng halaga ng bandang parokya ni Edgar ay pinag-holding hands niya sina Kim at Paulo na talaga namang nagpakilig sa mga fanay na nanood ng MediaCon. Nagpakilig din sa mga fanay ang mga sweet moments ng dalawa kapag hindi silang sumasagot na mga tanong ng media, gaya na lamang ng pag-alis ni Paulo sa isang staff toy na nasa gitna nila ni Kim. Feel na feel nga ng mga fanay ang pagtabi at paglapit ni Paulo kay Kim, ha? Nakakakilig din ang paghanga ni Paulo sa pagiging professional ni Kim sa trabaho na gusto niya raw maka-work since maging kapamilya siya. Hinangaan din ni Kim ang pagiging professional sa work ni Paulo na tinawag niyang boy counterpart. Parang we share the same passion when it comes to work at saka pares kami ng gusto. So nakakagulat na parang mayroong boy counterpart na lobat version ko. Mas napahanga rin daw si Kim kay Paulo bilang actor dahil tinanggap nito ang isang romantic comedy, rom-com genre na malayo sa mga dati nitong projects na ginawa. Base nga sa mga trailer at teasers na nilabas ng What's Wrong with Secretary Kim, Kim ay caring-caring ni Paulo ang rom-com at talagang ang lakas ng chemistry ng Kim Pao. Kaya naman ang dami na ring excited mapanood ito sa streaming platform na Viu simula sa March 18. Hope you enjoyed. Please subscribe for more info. Oh, it's supposed to feel